ka naman, aga-aga. Kayo naman kasi. Kumipire. Tanghali-tanghali. Nakakaloka. Naku, mga happy vibes ako, siguradong masasaya ang ating morning. Dahil syempre, hindi na tayo kakantahan kundi makakwentuhan pa natin si Miss Lani. Yay! Yes, maraming sumisikat na bagong artist ngayon, but your voice is so different. It's iba. Truly, it's hands down solid perfect. Solid talaga yung voice. Oh, thank you. Like, your voice has taken all over the world. Like, wow. Ang ganda talaga ng voice. Hindi lang ito sa Pilipinas. Siyempre, alam naman natin lahat. Siyempre, sa buhay mo, parte na talaga yung pagkanta mo, ang music. Talagang parte na yan ng, ng pagkataon niya, kumbaga. So, I'm sure, kumbaga, sa mga nangyari na sa mga sa buhay mo, whether masaya, malungkot, challenges, meron kang, may paano parang merong song for that eh. Diba usually yun yung ganun, parang ay, kanta ko to. Yes. So ngayon, meron kami mga katanungan, pero title lang kanta ang isasagot mo. O kung di naman title, pwede mo naman kantahin. Aha, sige. Kung papipiliin ka ng isang song that best represents you as the Lani Misalucci. Actually, it's... Tinanong niya sa sister ko kung ano daw yung kanta na, you know, that would best represent me. Okay. Ang sagot niya is The Rose. Bakit yun? Bakit The Rose? Kasi siguro mukha akong tsampaka. I don't know. Siguro yun yung... And you agree with that? Di naman ako makaka-ano. Kasi Rose yun. Kasi ang ganda ng lyrics, di ba? So ito naman, ano namang kanta mm-hmm. na, siyempre may mga pagsobrang dumating sa buhay natin, di ba? Mm-hmm. Ano naman yung best song? Na magre-represent. Na magre-represent na mga challenges sa buhay mo. Siguro lang yung magre-represent noong sitwasyon. Okay. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. That's a very nice kasi song. Nga parang, you know, kahit ano man yung nadaanan mo na sitwasyon, na mahirap, na struggle in life, kumbaga eh, kaya pa rin naman. Mm-hmm. Gusto pa yung mga ganyan. At kung masaya naman, mga happiest moment mo, ano naman yung best song ay, nako. Na magre-represent mo? Eto. If you're happy and you know it, clap your hands! If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands! Kasi naman yun lang laging kinakanta sa bahay yung mga apo ko. Dahil when they're watching, yun yung mga nursery ano. Pero nakaka-happy naman din talaga. Of course, especially when pag nakita ko na yung mga grandchildren ko, ganun-ganun sila habang nanonood ng TV, di ba happiness yun? Super. Pero how old are your grandchildren? Isang seven years old, five. And one, yung tatlong yung magkakasunod, puro lalaki. And yung pinakabunso, one-year-old din. Na girl. So, yun. Pagdating naman sa love life, yung mga experiences mo before, mga heartaches, heartbreaks, kilig-kilig factor. So, love in general. Well, ang ano ko lang, maiisip ko ngayon, yung talagang instant na pumapasok sa isip ko, yung theme song namin ng aming... Husband. I want to know. Gusto ko mag-ayon. All my life. Oh! Ay, sorry na, no? Without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die. You and I will share. Okay, so I just want to ask lang. So, you're known kasi for singing yung classics and all. So, do you listen to mga, like, newer artists now? Yun ang problema sa akin. Kumbaga, pag-aaralan ko lang yung mga, of course, kung kailangan pag-aralan yung mga bagong songs, okay, alam mo yun. Siyempre, kapag may mga ganyang work, I will have to listen to the songs that I need to learn. You know, I have to study the songs that I'm gonna be performing soon. Yes. So, pagkatapos, especially kapag maraming mga shows, pagdating ko sa bahay, ayaw akong makakatinig ng music. Ganun. Mm-hmm. Iba na. Akalain mo, ha? Meron na po na. Siyang new single! Ano ba? Congratulations naman po. Miss Lani, ano naman ang magiging reaction mo? Kasi syempre, ginudge mo lang siya last year. Akalain mo ngayon! Oh my God! May single na, may show na, nakasama sa Studio 7. Ano pa? Ako, proud ako sa dun sa unang batch ng mga sumali sa The Clash. Nag-stand out din kasi siya, no? Dahil, ano siya eh, siya yung parang cool lang, cool na cool.
At saka parang wala lang sa kanya. Parang nag-enjoy lang siya every time na... yun yung talagang matatandaan namin, kaming tatlo na, na judges about him. Ganun talagang kulang siya. John, paano mo nagagawa yung ganun? Because alam naman natin pag competition, syempre ano yan eh. Tensyon, nervyos. May nervyos ka. To begin with, yung kakanta nga lang, nakaka-nervyos na. Eh ito, competition pa. Bakit ang galing mo maging relax? Pero deep inside ba, kinakabahan ka? Deep inside po kinakabahan ako. Pero ang inisip ko na lang, sabi ko, pag ito na, pag hindi pa. So gagawin ko lahat yung ano pang meron. So John, kamusta naman so far ang journey mo? After the class po yun po, nabigyan po kami ng ano, Studio 7 kasama ko. Ito, itong kambal ko. Itong kambal daw niya. Long lost. Mabi and Tati. Twin kayong twins, di ba? Kasama ko po sila sa ano, Studio 7 every Sunday. I'm so happy for you. Thank you po. Oo, alagaan mo yan, di ba? Ang masasabi mong pinaka na-enjoy mo sa ginagawa mo ngayon? Na-enjoy ko po yung ano, every taping po namin ng ano, Studio 7 kasi may mga... Iba yung bonding ko, no? Kasi nandun si, ano, si Mavi nandun. Wag nandiyan ko siya, kaya ang saya, Okay. Sila mga tinatago sa atin na dapat malaman natin. Kasi diba? Ito din pag umuwi galing Studio 7, iba din ang mga glow. Yung tuwang-tuwa sila na alam mong nagkaroon sila ng kaibigan, ng pamilya sa Studio 7. So, happy ka din, no? Yes po, happy po. Kasi dati pangarap ko lang talaga na makita sa TV din. Parang nandito na ako. Parang dati ikaw yung ngayon. Ikaw na yung pinasin. Okay, so question, how come parang fan base mo, bakit Bebe Loves? Ayun! Kasi po, tinatawag ko sila Be. Kasi po yung pangalan ng gitara ko, lahat ng gitara ko, Baby ang pangalan. Baby mo yan, yung gitara mo, yes, Baby. Yes po, kasi siya lang po nagpapasaya pag malungkot ako. Ayun! Parang hindi ko na kailangan ng ibang tao para gitara lang. And magsusulat na ako ng kata, kaya Bibi yung tao. Miss Lani, what pro tips can you give Jong now that his career is booming? What pro tips can you give him that, you know, so that he can reach his goal of being like a pro singer like you? And have a successful career. Alam naman natin siguro yung kanyang background, yung pinanggalingan niya, yung kanyang sitwasyon. Eh, doon siya, kumbaga, naging humble. Okay. So, ang ano ko lang siguro sa kanya, ipagpatuloy niya lang yon. Kasi sa industriya na to, importante din yung marunong makitungo sa iba. Miss Lani, I have a question. Kasi diba yung mga singers, diba to begin with, magagaling ng kumanta. Do you advise them to like take voice lessons? It's always an advantage kapag ikaw ay merong additional na lesson. Okay. Siyempre, ganito na yung profession natin. It is best na mapangalagaan natin to sa pamamagitan ng vocal coach. Yeah. Kasi katulad mo, bata ka pa. As we grow older, it's either medyo bababa. Yes. Pero so it's always good na, yun nga, merong talagang maituturo sa iyo na technique yung mga teachers, yung talagang mahusay na mga teachers. How to take care of your voice kasi yan, it's your talent and it's your job, it's your profession already, so might as well alagaan mo na yan sa tamang paraan. Correct. And we are back. At eto na guys, gosh. Hindi lang tayo sa kantahan sa sample ni Miss Lani, diba? Yeah. She's going to prepare a simple dish for us, which is the tuna and tofu with tausi. Ayan! Tausi! So imagine mo, singer na, cook pa. Itong ulam na ito. Mabilis lang ito kasi fish. Mabilis lang at saka gisa-gisa lang naman ito. So ilagay natin itong mantika na to. You can actually use any kind of oil. Pero Miss Lani, ko ba talaga, ordinary days, pag walang trabaho, do you really cook? Ay, oo. Eh, siyempre sa Amerika. Oo naman. Kailangan doon kasi alam mo din, sa Amerika kasi,
mapapamahal ka eh. Especially kung a family of four or more than four, it is best na magluto talaga para tipid din. At saka at least alam mo kung ano yung nilalagay mong ingredients sa iyong luto. So, pag nasa Amerika, do you cook Filipino food? Oh, yeah. Talaga yung ba? Mga anak ko hanggang ngayon, favorite pa rin talaga nila ang Filipino food. Like yun, the usual adobo, sinigang, paksiw. The usual Filipino talaga. So, ganito lang ang luto. Ganito lang ako magluto sa Vegas, sa ka-blazer. Oo, So, ayan, lagay na ba natin. So, ito lang naman po yung mga ingredients. Napaka-simple lang naman. The usual panggisa natin. Sibuyas, bawang, luya, kamatis, ganyan. So, ilagay na rin natin itong bawang. So, ano na ito? Ito naman yung luya. Okay, yung luya. Actually, yung pagluluto, mabilis lang eh. Yung preparation. Yes, yung mga hiwa. Lalo na kung napakaraming ingredients. So, anyway, Highway, maganda rin naman na medyo konting hilaw-hilaw para talagang... Oo, yung wag natin masyadong tustasin. So anyway, ito na, ilalagay na po natin yung pinaka-main ingredient natin, which is the... Tuna! Tuna. So ang tuna, alam nyo naman, ang kahit anong klaseng isda, ay madali pong maluto. So pag medyo nag-brown na siya, ayan, tingnan mo, brown na siya agad. Ganun kabilis! Mabilis na talaga pag-fish. So, aside from tuna, you can use maybe salmon or dory or ano ba dapat? Hindi? Kasi iba rin yung may ibang lasa ang tuna. I mean, ang salmon. Eh. Oo. Oh. Kaya, may acquired taste ng salmon. Si Cassie, favorite ang salmon. I love salmon. Oo. Lalo na, ako, favorite ko ang salmon kapag sa sashimi. Ayan! Ako, favorite! Ayan na. Ayan. So, ilagay na natin to para maluto. Ito na yung tausie. Ito yung tausie. Ayan si tausie. Uy, minsan careful kayo kasi minsan, why? Yung tausie na yan yung nasa lata, minsan masyadong maalat. Ako, hinuhugasan ko pa siya. Ah, okay. So, since na medyo maalat na siya siguro, try lang natin muna ng konting... Konti lang. Na soy sauce ba ito? Soy sauce. Oh, sige. Tapos, ilagay na rin ganyan natin ito. Ganyan talaga yung mga nagluluto, yung tansya-tansya sa lahat. Correct. No? Pagkano karaming ganito, tansyahin mo na lang. Yan. Ganyan ang mga ano nila eh. Lablagyan natin ng konting pepper. Ayan. So, ayan. Actually, lagay na natin to. Si tofu! Yes. So, ito yung tuna na tofu, yung parang prindito na. Oo, merong nabibili na prito na, alam mo yung mga nakapak na, ano na siya, fried na. O kung gusto mo naman, kung talagang... Gusto mo from scratch, ikaw ito na talaga mag-prito. Tingnan natin, baka mamaya hindi masyado. Ito na, hindi ka talaga magkakataon, tikman ang iyong niluluto. Ano ba? Okay na, Mare. Ibang nightingale. Mare, sabi ko sa'yo habang nagluluto niya, gumagano-gano. Mahilig ka pero okay ka din ba? Nag-video-okay ka? Kasi yun ang mga tanong ko sa mga singer. Kasi syempre, hanap buhay na lang kumanta. Correct. Ngayon, syempre, parang ako, frustrated singer. Gusto ko pumupunta sa mga karaoke, video-okay. Kasi feel na feel ko. Kayo ba? Hindi. Pleasure ako pa? Hindi. Because? Unang-una, tamad akong lumabas ng bahay. Oo, hindi naman ako naglalalabas. Oo, alam mo naman pag nasa Vegas lang. Siguro kung singer din ako, ayoko din sa video-okay. Ayan, kailan meron tayong, syempre, kailan konting garnish tubang ganyan. Oo. Alright, it's tiki man time! Ito na, alika na. Dali na natin, matikman. Tuna with tausie. Yan. Ayan na. Ayan na. Matikman na po natin. Huwag kayong mahiya, maupo kayo. Ano ba diet mo? Miss Lani, gusto mong tikman. Opo. Tikman natin. Tikman nga natin. Masarap pa, in fairness.